Thank you.
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kumusta na po kayo mga mahal kong kapatid? Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ganun din po ang inyong mga mahal sa buhay. Sa araw na ito mga kapatid, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ngayon ang atin pong ang pag-aaralan po natin ngayon sa araw na ito ay patungkol po sa chapter 5 ng Book of Romans. Welcome po muli sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. Ngayon po mga kapatid, bago po natin umpisahan yung atin pong pag-aaral, samahan niyo po ako sa panalangin upang tayo po ay puspusin po ng Diyos. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na banal. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sapagkat ikaw ang makapangyarihang Diyos. Wala kang katulad. At kami rin po ay humihingi po ng tawad, nagpapasaliksik sa iyong harapan sa bawat amin pong nagawang kasalanan. At Panginoon, salamat din po sapagkat if we confess our sins, we are faithful and just to forgive us and to cleanse us, Lord, for all our iniquities. Thank you, Lord, for forgiving us. And Lord, salamat. Today, as we're going, Lord, to study your word, we pray, we ask for your anointing. Anoint us today, even Lord, to my brethren who are watching right now, wherever they are, O God, bless us today. That's all that we ask, O God. We honor you, we give you praise in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo dyan, mga mahal kong kapatid? Sa mga kapatid natin dito sa True Gospel Church, isa pong mapagpalang gabi po sa inyo. Nawa po, ay lagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Isa pong masayang pagbati po sa inyo. At alam niyo po mga kapatid, tayo po ay laging nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat meron po tayong pagkakataon na ganito na makapag-aral ng salita ng Diyos nitong Bible study tuwing Monday and Tuesday. Dito nga, alas 7 ng gabi dito sa Kuwait at kalimitan po sa atin pong mga kapatid na nasa Pilipinas ay marahil sila po ay natutulog na. So, tomorrow meron po tayong replay. Bukas meron po tayong replay. Pagkatapos po nun, mga kapatid, yung iba po nating mga sermon, pwede nyo pong i-visit yung atin pong YouTube channel po natin. Nandun po yung atin pong mga sermon. Kahit yung atin pong live worship tuwing Friday tsaka Sunday, nandun po, makikita nyo po yan. Type nyo lamang po yung True Gospel Church or Pastor Steve Caracas at makikita nyo po dun yung atin pong mga sermon. Ngayon nga mga kapatid, nandito tayo ngayon sa chapter 5, study of Romans chapter 5 part 1. At dito makikita natin dito mga kapatid, the book of Romans is the New Testament's longest, most structured and most detailed description of Christian theology. Yung Romans po mga kapatid, ito po yung pagkaka-structure po, yung mga detail ng kanya pong pagkaka-turo po ni Apostol Pablo pagdating po sa Ebanghelyo. Ito po dito natin makikita, bagamat hanggang chapter 16 lamang po ito. Paul lays out the core of the gospel message. Salvation by grace alone, through faith alone, his intent is to explain the good news of Jesus Christ in accurate and clear terms. As part of this effort, Paul addresses the conflicts between law and grace, between Jews and Gentiles, and between sin and righteousness. Kaya nga po mga kapatid, sa una pa lamang doon sa chapter 1, noong atin pong pinag-aralan dito, natutunan po natin dito ang patungkol po sa kasalanan ng sanlibutan. Ano ba yung mga pinagbulan? Bakit yung mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung mga gawain ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, nangyari ito kasi hindi sa pagkakilala sa tunay na Diyos. At dito naman sa chapter 2, makikita po natin dito na yung matuwid ang hatol ng Diyos. Na kung saan nga mga kapatid, sinasabi po ng mga Hudyo, na sila ay mayroong kautusan. Na parabang sinasabi nila na hindi kami kasama doon sa chapter 1. Dito sa chapter 2 kasi, kumbaga, kami ay mga nakakilala sa tunay na Diyos. Pero dito sa chapter 3, makikita mo natin dito,
na ang sabi nga rito, mga kapatid, na walang sino mang matuwid. Dito natin makikita na walang nakaabot sa pamantayan po ng Diyos. Dito rin nakita natin dito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Sa chapter 4 naman, pinakita natin dito ang halimbawa ng pananampalataya ni Abraham and how we are put right with God. And here also we study about God's promises received through faith, na nakamta ng pangako dahil sa pananampalataya at hindi sa gawa. Kaya po mga kapatid, ano? Ngayon naman dito, pag-aaralan naman natin dito yung mga bunga ng pagtanggap ng Diyos, or right with God. And here in verse 1, we're going to study that here it says that therefore, in chapter 5, it says that since we have been justified through faith, pinaliwanag po natin yung kahulugan ng justification na yan, mga kapatid, that by grace, you have been saved through faith, na yung justified ka, ano, itinuring ka, ano, you are itinuring ka na matuwid, na bagamat hindi ka matuwid dahil sa iyong pananampalataya, pakikipag-isa kay Kristo. Just it is, na parang hindi ka nagkasala. Ano? At bukod dito, mga kapatid, ano yung justification nga, hindi ka lang pinawalang sala, ikaw pa ay itinuring na matuwid. And here, sabi niya, therefore, since we have been justified through faith, faith ka rin o sa Panginoon, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. It's very important, mga kapatid, to understand yung salitang we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Why? Kasi maraming mga tao minsan na wala pong kapayapaan. Ang kapayapaan po na tinutukoy dito, mga kapatid, ay hindi ito pansamantala. Nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ano? Binigyan ka niya ng kapayapaan, kapanatagan sa iyong puso na kung saan ay magpapatuloy ito. Dahil alam natin ang Panginoong Hesus ang tinatawag na Prince of Peace. Ang kapayapaan na maibibigay lamang ng sanlibutang ito ay pansamantala. At hindi po yung tunay na kapayapaan. Ay lumilipas po yun. Pero yung buhay na kay Kristo, ano? Ang sabi ng Bible, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Alam mo mga kapatid, ano? Kung titingnan natin doon sa Tagalog, ang sabi nga rito, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Hindi sa gawa, pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung papansinin natin mga kapatid doon sa English kanina, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kasi may mga tao kasi na wala silang peace. Ngayon, wala akong peace eh. Hindi ko maramdaman yung peace. Wala akong peace sa Diyos. Bakit? Tanungin mo, bakit wala kang kapayapaan na nararamdaman? Baka mayroong bagay na kailangan mong ituwid. Ano-ano ba yung mga bagay? Sa tingin mo na dahilan, bakit hindi mo nararanasan, nararamdaman yung kapayapaan? Na ang sabi mo naman, ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nagsisimba ka naman, umiyak ka pa nga nung ikaw ay nagdasal, pero bakit sa kabila ng lahat ng ito, wala kang kapayapaan? Alam mo kung bakit? Ang dahilan kasi nito, mga kapatid, ano? Baka mayroong kasalanan na dapat putulin, dapat talikuran. Kasi ang pagsisisi, hindi dahil ikaw ay umiyak. You can cry every day praying. Every time you go to church, you cry. You cry, ano? Pero mga kapatid, hindi dahil ikaw ay umiyak, nagsisi ka. Ang tunay kasi na pagsisisi, change of mind. In other words, hindi lamang mga kapatid na binago mo yung pananaw, nagbago ka ng iyong isip, yung iyong pananaw, kundi mayroong kang action na ginawa. Ibig sabihin, hindi mo na binalikan yung kasalanan na yun. Kaya wala kang kapayapaan, hindi mo nararamdaman yung kapayapaan na bigay ng Diyos, kasi yung bagay na alam mong dapat mong isuko, ayaw mong isuko. Ano yun? Halimbawa, yan ay maling relasyon. Maling relasyon unang-una sa Diyos. Alam mo na ang katwiran ng Diyos, ang kanyang salita,
ay nakalulugod sa kanya ang pagsunod sa kanyang aral, sa kanyang salita. Pero minsan ang nagiging dahilan, matigas ang ating puso. Hindi tayo nagpapatuwid sa Diyos, bagkos kahit alam natin ang aral, paulit-ulit natin ginagawa, ayaw nating talikdan ang ating kasalanan na siyang dahilan ng nagpapalayo sa atin, at dahil dito, hindi natin nararamdaman ang kapayapaan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nananalangin, nararamdaman mo yung guilt. Yung guilt ka, nananalangin ka palang guilt ka na, wala kang kapayapaan. Promise ng Panginoon yan, mga kapatid. Let all your requests be made known to God, be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus our Lord. That's in Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Bakit hindi mo maramdaman yung kapayapaan? Kasi mayroong dapat na isaayos. Eh kung ayaw mong isaayos ang bagay na yan, para bang ano yan eh? Halimbawa, yan ay kalat sa iyong sala, sa iyong bahay. Nakita mo yung kalat na yon, pero pinababayaan mo lang, dinadaan-daanan mo lang. Ayaw mong isaayos. Hanggat hindi mo isinasaayos yung kalat na yun, nandun lamang yon. Hindi malilinis yon. Kailangan mong gumawa ng aksyon. Kapag iyan ay nilinis mo, talagang malinis na siya. Ganun po yan, mga kapatid eh. Ang kapayapaan, mga kapatid, ay hindi mo pinagtatrabuhuhan. Gawain ito ng Diyos. Yung kapayapaan na bigay ng mundong ito ay pansamantala. Kapayapaan, yung mga kagalakan, kasiyahan, pwede namang ibigay ng mundong ito. Pwedeng i-offer sa iyo ng mundong ito. Maraming pwedeng i-offer sa iyo. Sa magitan ng mga career, yung tagumpay sa buhay, na sinasabi natin na tagumpay, yung mga blessing, mga kapatid? Pero dito natin makikita na yung mga bagay na yan ay pansamantala. Hindi magtatagal yan. Laging mayroong kulang. Kaya nga ang daming ginagawang mga entertainment. Para ma-entertain ang tao. Para yung kanilang boredom na tinatawag. Yung kanilang pagkabalisa. Ang daming pwedeng i-offer nila. Pero pag sarado ng pinto, wala ng tao, ikaw na lang nag-iisa, nandun na naman. Kasi ang tunay na kailangan ng tao ay yung nagbigay ng buhay sa iyo, nakakikilala sa iyo ng lubos, yung lumikha ng iyong puso, at yan ay ang Panginoon. Mga kapatid, kay Kristo lamang matatagpuan, masusumpuan ang tunay na kapayapaan. At kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, maranasan mo unang-una, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Through whom we have gained access by faith into this grace. Hallelujah! Nagkaroon ka na ng access. Para bang ano yan? Internet connection. Hindi dahil mayroon kang internet connection sa mobile mo, mayroon ka ng access. No! Kailangan mong magkaroon ka ng linya. Para pag ikaw nag-browse ka, mabubuksan mo. Mayroon ka ng access. Parang dito, para makapagbukas ako ng aking internet connection. Mayroon dito, sa telecommunication, mayroon po rito ang Viva, Orido, at saka yung STC na ngayon yung isa, at saka Zane. Kailangan kong magkaroon ako ng access doon. Kailangan kong magkaroon ako ng kontrata doon. Para magkaroon ako ng access. Here, ang sinasabi naman niya, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. And we boast in the hope of the glory of God. Hallelujah! Think about the word access. By faith. Kanino? Sa Panginoon. Panginoong Jesus. Purihin ang Panginoon. Di ba? Sa pamamagitan ng pagsampalataya, kanino? Kay Jesus Kristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos, grace, unmerited favor. At tayo'y nagagalak. Hallelujah. At tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa kanyang kalalwatian.
pag-asa, hope. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. And verse 3, the Bible says, not only so, but we also glory in our sufferings. In our sufferings, really, yes, in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. We are not excused sa suffering na ito. But we know that all things work together for good. At alam natin, mga kapatid, na alam natin ang pangako ng Diyos na hindi tayo bibigyan ng anumang pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot sa atin na tayo ay subukin sa bagay na hindi natin makakaya. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. At even before the problem comes, there is already solution. Available na. Alamin na lang natin yun. Kung paalit na lang makakamit yun. Tapat ang Diyos. God is faithful. Tapat ang Diyos. Hindi niya ipapahintulot yung mga suffering na yan na hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Yes! Bakit? Kasi habang tayo nabubuhay sa mundong, sa makasalanang mundong ito, lagi tayong nakikipagbaka. Nagtitiis tayo. Ang pagtitiis, mga kapatid, ay hindi lamang yung mga yung kailangan ng ating panlagay sa ating pungtsyan. Kabi-kabi lang ang ating pakikipagbaka. Pagtitiis saan? Kasama yung pasensya mo na lamang. Pakikitungo sa kapwa, sa kasama sa trabaho, sa pamilya. Mga suliranin pagsubok. Hindi lamang yan, ikinagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Hallelujah! Mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Hallelujah! Hindi ba minsan ikaw ay nagtitiis ka? Na gustong-gusto mo nang gumawa ng isang bagay na gusto mo nang, kumbaga, ang sinasabi ng Biblia, di ba? Huwag mong daigin ng masama ang masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Do not overcome evil by evil, but overcome evil with good. Nagtitiis ka na, ayaw mo makapagsalita ng masama. Nagtitiis ka sa mga tukso na ayaw mong mahulog sa tukso. Hindi lamang yon, mga suliranin. At alam natin, mga kapatid, lahat ng bagay na yon ay hindi ipahihintulot ng Panginoon sa atin kung hindi natin kayang pagtagumpayan. Tapat ang ating Diyos, sapagkat ang pagtiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Nadidevelop kayo, kasi yung character mo nadidevelop. I give you an example, patience. Patience is one of the fruit of the Holy Spirit that we must develop. And patience is only developed under trial. And if you are praying for patience, for example, expect that there is something, situation. At doon mo malalaman na answered prayer ka na nga. Bakit? Masusubok lamang ang iyong patience kung mayroong situation. Doon makikita, pray ka ng pray. Halimbawa, mayroong kang kinakagalit doon sa iyong kasama sa trabaho, hindi mo makasundo. Pinagpipray mo na sana malipat ka o malipat na lang yung kasama mong yon. Pero hindi inaalis ng Panginoon. Bakit? Nandun lamang yon, kasi doon madidevelop ang iyong patience. Kung paano mo mahalin ang taong umuusig sa iyo. Kung paano mo itatama ang panalangin mo, na ang panalangin mo ay pagpalain mo ang umuusig sa iyo. Bless mo those who persecute you. Yung mga nagpaparatang sa iyo ng mga bagay na walang katotohanan. Yung mga nagchichismis sa iyo, ipanalangin mong pagpalain. At kung nauuhaw ang iyong kaaway, painumin mo. Kung nagugutom, pakainin mo. Ibig sabihin, kung nagbawon ka ng pagkain mo, dagdagan mo, bibigyan mo. Tingnan mo yan. Magagawa ba natin ito? Sa sarili nating kakayahan, hindi natin ito magagawa. Kaya umaasa tayo sa habag at sa tulong ng banal na Espiritu sa atin. At kung ginawa mo ito,
Dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, nadidevelop ang mabuting pagkatao, yung atin pong character. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. This is not easy, mga kapatid. Magagawa lang natin ang mga bagay nito kung ang banal na Espiritu ang siyang magkukontrol sa ating buhay. Kung tayo ay magpapasakop, if we are just makikinig lang tayo sa prompting ng Holy Spirit na yan. Hallelujah. And hope does not put us to shame. Think about that. He will not disappoint us. Yung pag-asa natin ay tiyak na mayroon tayong inaasahan. Hindi tayo mabibigo. And hope does not put us to shame. Because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. Yung hope natin is based on His love that He will not disappoint us. Hallelujah. Through the Holy Spirit who has been given to us. Diba He was given to us? Yung banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin, nagkukonvict sa atin, namumusap sa atin. Hallelujah. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hallelujah. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Mga kapatid, we cannot live a victorious Christian life without the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu. We cannot live a victorious Christian life without the Holy Spirit. Kailangan natin. Yung banal na Espiritu ay hindi nanahan dyan na parang nandyan lang siya. The Holy Spirit is a person. Meron siyang mind, meron siyang will, meron siyang emotion. Lord willing, pag-aralan po natin yan. When I talk about He is a person, of course, He is also divine. Na hindi lang siya nanahan dyan sa'yo, na parang nandyan lamang siya. No! Dapat meron tayo yung partnership, continuous yung ating fellowship, yung ating communion. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Hallelujah. Tingnan mo yan. How much more, mga kapatid? In verse 7, the Bible says, very rarely, will anyone die for a righteous person. True, for a good person, someone might possibly dare to die. But God, hallelujah, demonstrates, kita niyo yan, mga kapatid? But God demonstrates His own love for us in this. Kailan? While we were still sinners, Christ died for us. Nung tayo'y makasalanan pa. Think about that. Namatay na si Kristo sa atin. Ipinadama na niya yung kanyang pag-ibig sa atin. Hindi nung ikaw ay masipag ka ng mag-church. Nung panahon na ikaw ay iniimbita ka, na hindi mo pinapansin ang salita ng Diyos. Kasi busy ka sa iyong career. Busy ka sa iyong love life. Busy ka sa iyong pagpupunta ng party. Busy ka sa magpapayaman. Wala ka bang panahon? Meron nga minsan, ano mga kapatid, ano? Kaya lamang siya nakalapit sa Panginoon dahil dumating ang matinding pagsubok, problema sa buhay niya. Kaya siya nanampalataya sa Panginoon. And that's not even an accident or coincident. Divine appointment din ng Panginoon yun. Hindi kasi likas sa atin na hanapin natin ang Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Dito natin makikita, mga kapatid.
In verse 9, the Bible says, since we have now been justified by His blood. Mga kapatid, wala tayong puntahan ngayon dito ng mga ibang mga cross-reference. Focus po tayo rito ngayon sa Book of Romans, chapter 5. Since we have now been justified by His blood, dugo ng Panginoon. Yes, ang dugo ng Panginoon, He shed His blood on the cross of Calvary para sa iyo at para sa akin. For you and me, He shed His blood. That's not cheap, my brothers and sisters. When God created the heaven and the earth, it cost Him nothing. By His word, He created all things. He just simply said, let there be light, and there was light. But when it comes to salvation, it costs Him something, His only begotten Son. He shed His blood on the cross of Calvary. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if while we were God's enemies, think about that, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Binibigyan niya tayo rito ng kasiguraduhan, katiyakan. How much more, sabi niya rito, having been reconciled, shall we be saved through His life? Yamang sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay nabawalang sala. Lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo yung mga kaaway ng Diyos. Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan. Hallelujah. Bilang mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sa pamagitan sa tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Hallelujah! Dati tayo ay enemy ng Panginoon. Before, sabi nga sa English, di ba? We're enemies. We were God's enemies. We were reconciled to Him. Ngayon tayo mga kaibigan na ng Diyos. Di ba may kantang, you're my friend, you're a brother, even though you are a king. Diba yung as the deer? Isipin mo yan mga kapatid. Yun ang ating nakamtan. Binibigyan niya tayo ng kapanatagan, katiyakan, na tayo nga ay tinatawag na mga kaibigan ng Diyos. Ha? Ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak at dahil dito tiyak na maliligtas tayo pagkat si Kristo ay buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Kita nyo? Reconciliation. Nagkaroon ng reconciliation. Therefore, just as sin entered the world through one man. Sino? Si Adan. Adam. And death through sin. And in this way, death came to all people because all sin. Nag-umpisa ito. Kay Adan, yung kasalanan na nangyari? At nagpatuloy-tuloy ito sa mga sumunod na henerasyon. Kaya nagkaroon na tayo ng sinful nature, mga kapatid. Di ba? To be sure, sin was in the world before the law. Of course, before the law. Kasi sino ba binigay yung law? Kay Moses. Here, to be sure, sin was in the world before the law was given. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. Kita mo? Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command, as did Adam,
who is a pattern of the one to come. Pattern to the one to come. Na maliwanag na sinasabi rito. Di ba? Si Adan ay anyo ng isang darating. Isang darating. Ah, kasi dahil sa kasalanan ng isang tao, pumasok ang kamatayan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. Ayan o, si Adan ay anyo ng isang darating. Sino yung darating na yon? Kaya sa 13, sinasabi nito na nasanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi itinuturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos, si Adan ay anyo ng isang darating. Di ba? But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man, listen to this, how much more did God's grace, and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many. Hallelujah. Nor can the gift of God be compared with the result of one man's sin. The judgment followed one sin and brought condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Masasabi ba natin to na unfair ba yun? Of course, hindi. Hindi naman ako nagkasala nun. Bakit tayo nadama? E dito naman ngayon. Sa katwiran din ng Panginoon, pinapaliwanag dito. Na magkaiba ang dalawang ito. Subalit magkaiba ang dalawang ito. Dahil ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng kasalanan ni Adan. Totoong maraming tao ang namatay dahil sa kasalanan ng isang tao. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay mas dakila. Gayunman, ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Gayun din ang kanyang walang bayad na kaloob sa maraming tao sa pamamagitan ng kagandahang loob ng isang tao, si Jesucristo. Ang kaloob na ito ay hindi katulad ng ibinunga ng pagsuway ni Adan. Sapagkat hatol na kaparusahan ang idinulot matapos na magawa ang isang pagsuway, subalit kaloob na nagpapawalang sala naman ang idinulot matapos magawa ang maraming pagsuway. Thank you, baby. Praise God. Amen. Kaya sa English, di ba ang sabi niya? The judgment followed one sin and brought condemnation. But the gift followed many trespasses and brought justification. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace, provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. Sa lahat ng mga manampalataya sa Panginoon ay tinuturing na matuwid, mga kapatid. Ano bang nangyari sa pagsuway ng isang tao? Naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan din ng isang tao, si Jesucristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghari sa buhay. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat,
Ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagbabawalang sala at buhay sa lahat. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Mangyayari lamang ito, mga kapatid, kung tayo ay makikipag-isa kay Kristo. Ang buong ito, itong chapter 5 nito, talks about only justification. Makakamit lamang niya sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoon dahil sa kanyang katwiran. Hallelujah! For just as through the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. The law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased. But when sin abound, grace abound all the more. Purihin ang Panginoon. Sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao nang magkaroon ng kautusan. Anong nangyari? Dumami ang pagsuway. Bakit? Kasi yung law designed to see more sin. Makikita mo lalo yung kabanalan, yung katwiran ng Panginoon. Kaya nga walang nakaabot doon eh. Walang nakasunod. Kahit anong gawin ng tao na pagsusumikap, hindi siya magiging matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Kasi ang tumupad, isipin mo yung tumuwad ka sa buong kautusan, lumabag ka sa isa. Lumabag ka na sa lahat. Ibig sabihin, simula nung ikaw ay ipanganak, hanggang sa iyong kamatayan, kailangan perfect, masunod mo yun. Kaya ang Panginoong Jesus, ano? Siya lamang ang nabuhay sa mundong ito na nakasunod sa kautusan. Tinupad nga niya yun, yung prophecy na yun, hanggang doon sa kanyang kamatayan sa cross. Siya lamang ang nabuhay sa mundong ito na hindi nagkasala. The Bible says, tempted everywhere yet not sin. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, di ba, sa English, di ba, sa 19, it's clear here also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. That means your faith in Christ makes you righteous because of His righteousness. Not because you are good, but because He is good. The law was brought in so that the trespass might increase, but where sin increased, grace increased all the more. Hallelujah. Maliwanag na sinasabi naman dito, mga kapatid. So that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring, hallelujah, eternal life through Jesus Christ our Lord. Eternal life through Jesus Christ our Lord. Wala, mga kapatid. Sa Panginoong Jesus lamang makakamit yan, mga kapatid eh. Maliwanag. Kaya nga kung paano maghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din naman maghari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Sa pamagitan nino, ng ating Panginoong Hesukristo, magdudulot ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Yan ay kagandahang loob ng Diyos. Yan ang maghahari. Hallelujah! Kung paanong naghari ang kasalanan sa magitan ng kamatayan. Sipin mo, kung hindi ka makikipag-isa kay Kristo, hindi dahil kay Kristo, lahat ng kasalanan mo, bayaran mo. Paano mo bayaran ang iyong kasalanan? Sa pagsunod mo sa kautusan, hindi ka makakasunod sa kautusan din. Lumabag ka rin.
Anong dapat gawin ng tao? Kaya nga, mayroon lang dalawang relihiyon sa buong mundong ito eh. Ang unang relihiyon, ano? Pilit nilang inaabot yung Diyos. Sa magitan ng mga alituntuning mga ritual, inaabot nila ang Diyos. Yun ang unang relihiyon. Yung pangalawa naman, yung Kristiyano, mga kapatid, yung tunay na Kristiyano, hindi natin kayang abutin ang ating Diyos dahil ang ating Diyos ay banal. Hindi na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang abutin. Ang Diyos ang umabot sa atin. Kaya nga nagkatawang tao si Kristo eh. God cannot die, mga kapatid. And God is a holy God. He cannot die. Remember that. But in order to Him to die, He must become man. God incarnate. Kaya nga siya nagkatawang tao. Upang sa kanyang pagiging tao, ano nang siya magkatawang tao, upang siya mamatay doon sa cross. Sinunod niya lahat yun, mga kapatid eh. Maliwanag ang sinasabi ng kautusan. Kaya nga mga kapatid, hindi kayang bayaran ng sino mang tao ang lahat ng kasalanan sa sanlibutan ito. Ang Diyos lang ang pwedeng magbayad ng lahat ng kasalanan ng tao sa mundong ito. Diyos lang. Magagawa lamang ng Diyos yun. Kaya kailangan niya magkatawang tao. Ang Panginoong Jesus lang kasi ang nabuhay sa mundong ito na wala siyang sinful nature. Kasi nung ipanganak siya, nung magkatawang tao siya, ni Maria ay sa pamagitan, nagdalang tao si Maria sa pamagitan ng banal na Espiritu, mga kapatid. Propesya na yon. Hallelujah. In John chapter 1, verse 14, very clear. The Word became flesh and dwelt among us. John 1:14. Naging tao ang salita. Ang verbo. Maliwanag po yun, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ng kautusan sa Ingles kung titingnan natin here, so also, so that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness to bring eternal life, through Jesus Christ our Lord. Makagamit natin itong buhay na walang hanggan na ito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Panginoong Hesus lang natin itong matatagpuan, mga kapatid. At yan ay binigyan niya tayo ng kapayapaan, kapanatagan, na kapag ikaw nga ay nanampalataya sa Panginoon, hindi kanya bibigyan ng tinatawag na pagdududa. Ano? No. Kabalasihan? No. Maaaring kapag ikaw ay natutulog at hindi ka na nagising, saan ka kaya mapupunta? No. Ngayon pa lamang, mga kapatid, ibinibigay niya na sa atin yung kapanatagan. Na tayo nga nang nanampalataya sa Panginoon ay mayroong buhay na walang hanggan. Maliwanag ang sinasabi ng kautusan. Maghahari ang kagandaang loob ng Diyos sa pamagitan ng pagpapawalang sala. Ito'y magdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang problema lang minsan, mga kapatid, di ba? Bisan natin sa 1, kung titingnan natin. Ang nangyayari kasi minsan, mga kapatid, kaya hindi natin maramdaman yung peace ng kapayapaan ng Diyos sapagkat nagkukubli tayo. Alam niyo po ang sabi po ng Proverbs 28:13, mga kapatid, na ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mabuti. You will never succeed in life if you try to hide your sins, sabi po ng Bible. But those who confess will find mercy. Kawikaan 28:13, Proverbs 28:13, maliwanag po yan, mga kapatid. Ang nangyayari kasi kaya yung kapayapaan, wala tayo kahit na tayo ay nanampalataya na. Hindi natin maramdaman yun, ano? Bakit? Ang problema kasi ano eh? Yung kasalanan. At hindi naman dahil dito ay, hero, whoever conceals their sins does not prosper. But the one who confesses and renounces
then finds mercy. Renounce mo siya. You'll find mercy. Bakit? Kasi ayaw nito ng Panginoon eh. Yung tinatago mo yan, nagkukubli ng kanyang sala, ay hindi mapapabuti. Yan ang nagiging problema, nagkukubli ka ng iyong sala. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Nagbabalik loob at nagsisisi. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At kung ikaw ay na kay Kristo na, mga kapatid, hindi nangangahulugan naman na hindi ka na nagkakasala. No. Nagkakasala ka pa rin. But you are not practice on sinning. Yan ang kahibahan noon. At hindi dahil ikaw ay nagkasala ka na, hindi ka na anak ng Diyos. Hindi naman ganoon, mga kapatid. Hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito, nagkakasala pa rin tayo. Pero hindi dahil sa nagawa mong kasalanan yun, hindi ka nabibigyan ng kapalatagan ng Panginoon. Hindi. Kasi ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi nagpapatuloy yan sa kasalanan. Paano siya magpapatuloy? Mayroon siyang banal na espiritu na nanahan sa kanya. Kaya po mga kapatid, gusto mo makamit ang tunay na kapayapaan ng Diyos? Minsan kasi mayroon tayong problema pagdating po sa sa justification, pagdating doon sa righteousness ng Panginoon. Parang, okay, dahil mayroon akong kasalanan, malayo ako sa Diyos. Pero hindi mo kayang tanggapin minsan na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit? Nahihirapan yung tao na tanggapin yun. Ito yung katotohanan, biblikal naman yan, kapatid. Kapag ikaw ay nakapag-isa kay Kristo, tinuturing kang matuwid. Ulitin ko, hindi dahil sa iyong ginawa, dahil sa ginawa ni Kristo. Sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, kaya itinuring kang matuwid. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Nangangahulugan ba nito na ikaw hindi ka na nagkakasala? Nagkakasala ka pa rin. Pero hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan. Ibig sabihin, you are not practice on sinning. If you are a children of God. Kaya nga hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Naligtas ka na muna. Saka ka gumagawa ng mabuti. Bakit ka nagagawa ng mabuti? Sapagkat ang banal na espiritu ay nananahan na sa iyo. Gumagawa ka ng mabuti hindi para maligtas. Naligtas ka na muna. Yung ginagawa mo mabuti ay bunga ng iyong pananampalatayo. Bunga na yun. Kasi ang nais mo, bigyan mo ng kaluguran ng Diyos na umibig sa iyo. Yung iba ang ginagawa, gumagawa sila ng mabuti. Sino ginagawa nila ng anutuntunin para sila ay maligtas. Pero hindi mo maidadagdag sa kaligtasan mo yung kabutihan mo, mga kapatid. Wala, kapatid. Hindi yan kaligtasan. Yung kabutihan, hindi yon. Yung iba naman kasi, manampalataya muna. Plus, works. Hindi ganon, mga kapatid. That's not biblical. Ang kaligtasan, mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Biyaya nga ng Panginoon eh. Wala kang maidadagdag dyan. Ang iba nagdadagdag ng alituntunin. Nagdadagdag ng pagiging miyembro. Nagdadagdag ng bautismo. Saan ba na nakuha yan? Bunga na yan, mga kapatid eh. Pero hindi mo idadagdag sa kaligtasan yan. Hindi na mahirap intindihin yung Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. King James. Hindi naman mahirap intindihin eh. Mga kapatid eh. Bakit? Kasi kung mayroon kang idinagdag dyan, pwede mong sabihin na, ba't ka ba naligtas? Nanampalataya kasi ako at saka tumulong ko sa mahihirap. Pwede mong sabihin yan eh. Pero by grace, you have been saved through faith. Simple as that. Eh? For by grace you have been saved through faith. Tuloy natin, okay. And that not of yourselves. It is the gift of God. It's the gift of God. Not of yourself, it is the gift of God. Not of works, lest anyone should boast.
Diba? Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Ano yung gawa? Bunga yan ng iyong pananampalataya. Hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya po mga kapatid, mahalaga kasi na maintindihan po natin yung aral. Ano nyo mga kapatid, yung pinag-aralan natin in Romans chapter 5, ikaw ba, hindi naman tayo nagdagdag na dyan eh. Basahin natin, andyan yung paliwanag din. Yung iba kasi, gumagawa sila ng sarili nilang interpretasyon tsaka doktrina. Kaya yung ibang tao, yung maraming tao, ano eh? Nalilin lang sila eh. Kasi pansariling ano, kapakanan kasi ang gusto ng iba eh. Ay, kailangan mong maging membro ka sa amin. Kailangan mong magpabautismo. Saang aral yan? Saang aral nakuha yan? Babasahin tapos gagawa ng sariling interpretasyon. Naku, kapatid, basahin mo natin. I encourage you, please read your Bible. Para wag tayong ano, mailigaw ng mga bulaang mga mangangaral. Let us be biblical. Tayo, biblical lang po tayo. Kaya nga doon sa Romans, di ba, yung pinag-aralan natin, very important, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, ano, kung ikaw ay hindi nakakaranas ng kapayapaan ng Diyos, ang gusto ng Panginoon, yung binasa natin kanina sa Proverbs 28:13 sa Tagalog, yun ang gusto niya, mga kapatid. Magbalik loob at nagsisi. Magbalik loob at magsisi. Bakit? Kasi kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, ang unang-unang ibibigay sa iyo ng Panginoon, yung kapayapaan, dulot kasi yan eh, ng Diyos. Bibigyan niya sa iyo yan. Pero hindi mo maranasan ang kapayapaan, there is something wrong that we need to fix. The question is, are you willing? May mga tao kasi talaga na ano eh, hindi pa ako handa, hindi pa ako handa. Laging sinasabi nilang, hindi ako handa. Kailan ka magiging handa? Do you know in one day, 24 hours, 100,000 at least, every 24 hours, every beat of your heart, 100,000 at least in 24 hours, sa isang araw. 100,000, 100,000 ang tibok ng puso mo. Hindi mo nga alam eh, na yung susunod mo na tibok ng puso mo ay titibok pa o hindi. Hindi mo makukontrol yan. Pero araw-araw, 100,000 tumitibok yan. Kasi yan ang binibigay sa inyo ng Panginoon. Na maraming pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya po mga kapatid, huwag po tayong magpatagalin ng patagalin. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Kaya magbalik loob tayo at magsisi sa Panginoon upang maramdaman mo yung tunay na kapayapaan, kagalakan na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga anak. Naranasan mo ba ngayon ang kapayapaan? Alam mo kung bakit, kapatid? Kasi mayroong kasalanan. Kasalanan na kailangan pagsisihan. Totoong pagsisisi. Pag yung kinakasama mo ngayon ay maling relasyon, laksan mo ang loob mo, iwanan mo. Bakit mo kailangan iwanan? Hindi nakalulugod sa Panginoon niya. Dapat mong isaayos ang iyong buhay. Yan ang gusto ng Panginoon. Paano pag dumating ang panahon na yung 100,000 na yun, hindi na umabot ng 100,000? Yung tibok ng puso mo na yun. There is a judgment day. Ano ngayon ang iharap natin sa Panginoon? Hindi natin pwedeng lukuhin, mga kapatid, ang Diyos. At lalong-lalo ang ating pananampalataya ay hindi biro. Hindi cheap ang ating pananampalataya. Dugo ng Panginoon ang kanyang pinambayad na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, kaya ako paulit-ulit na ito ipinapangarap po sa inyo kasi atas po ito ng pag-ibig.
Pagkatapos natin marinig ang aral, ang salita ng Diyos, ang dala natin uli, Espiritu na naman ng alak. Babalik ka na naman doon sa iyong sweetheart na hindi mo naman tunay na asawa. Mga kapatid, ang dami nang nailigaw ni Satanas. Sila ngayon ay nakatali, panikala. Ang daming sinasabi nila, sila ay mga Kristiyano na nanampalataya sa Panginoon. Pero sino yung kanilang kasama, sinasamahan nila? Bakit? Kasi iniisip nila na mayroong may tutulong sa kanila yun. Hindi kalooban ng Panginoon niya. Minsan ang relasyon, maling relasyon hanggang dito lang. Lalong-lalo sa atin mga kapatid, sa mga kapatid, sa mga mahal kong mga kababayan OFW. Hindi ko hinuhusgan ang sino man, who am I? Pero atas po ito ng pag-ibig mga kapatid. Pandaraya ni Satanas yan. Ang bagay, ang lahat ng bagay na kinita mo na hindi galing sa iyong sariling pagod pinagsikapan mo at itinulong mo sa iyong pamilya, there is curses. Mayroong curses doon. Hindi kalooban ng Panginoon niya. Pero kahit maliit na bagay lamang yun, kung yan ay galing sa iyong pawis mo, nagtiis ka, nagtyaga ka, mayroong pagpapala doon. Binulag na tayo kasi ng Diyos ng sanlibutan ito. Sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4, maliwanag ang sinasabi ng Biblia sa NIV. The God of this age has blinded the minds of unbelievers. Sapagkat, sabi ng Biblia, binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Maliit na titik yun. Ang dami ng nabiktima. Mga mahal kong kababayan, meron kang pamilya. Meron po tayong pamilya na umaasa po sa atin. Maging matapat po tayo. Maging matapat po tayo. Ang dami ng lawasak na pamilya. Minsan, kawawa ang mga bata. Nadudurog ang puso ko pag ako ay nanunood. Naghihiwalay. Pag hindi natin pinag-ingatan ang ating cellphone, kapiraso lamang yan. Whose minds the God of this age has blinded who do not believe. Lest the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God should shine on them. Ayan, maliit na titik yan mga kapatid, di ba? Maliwanag, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag. Isipin mo, nabubulag pa rin yung isipan. Binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito. Isipin mo yan mga kapatid? Hindi eh. Yung aking asawa kasi ay hindi responsable. At dahil hindi responsable, excuse mo na ito para ikaw rin ay hindi maging matapat? No, mga kapatid. Make a way. Fight for your family. If you will not fight, someone will fight. At pagsisisihan mo lang. Binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalwatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kaya hindi nila makita yung liwanag. Liwanag ng magandang balita. Kaya dito mga kapatid, kahit napag-aralan natin yung Romans chapter 5, isa-isahin natin yan. Hindi nila maramdaman yung kapayapaan. Bakit? Kasi kahit paulit-ulit naririnig, matigas na yung puso eh. Yung isip kasi, binulag ni Satanas eh. Kailangan ipalalangin natin na mabuksan. Pag naririnig natin yung salita ng Diyos ng katotohanan, sumasama ang loob natin, nililipat natin yung channel, huwag mong patayin kapatid. I'm talking to you today. Mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na mapalaya ka. Handa ka ba na lumaya? Are you ready? Kasi ang tunay na magbibigay sa iyo lamang ng kapayapaan ay yung buhay na kay Kristo. Hindi yung buhay
Minsan, alam mo na mali. Mali yung ginagawa mo. Tinitiis mo. Bakit? Sinasabi mo na para naman to sa aking pamilya? No! Kalooban ba ng Panginoon yun? Nagaling na hindi sa mabuting paraan? Hindi, mga kapatid. Dahil sa kahirapan, magtiis sa kahirapan, sabi ng ating pinag-aralan kanina. Mag-sumikap tayo. Huwag natin sisihin kung kani-kanino, mga kapatid. Manampalataya tayo. Mayroong awa ang Diyos, mga kapatid. Binulag kasi ng Diyos ang sanlibutan ito. Lahat ng bagay ino-offer niya. Kaya ang daming mga nahulog sa tukso at ang daming mga nagsisi sa bandang huli at ang daming na rin nasira. Hindi pa huli ang lahat para isaayos mo ang iyong buhay, kapatid. Kung ako'y pinapanood mo ngayon, habang maaga pa, magdesisyon ka na. Magdesisyon ka na ayusin mo ang iyong buhay. Si Kristo o yung sanlibutan ito? Yung Diyos ng sanlibutan ito o ang Diyos ng liwanag? Ikaw, mamili ka. Ito yung Diyos ng sanlibutan ito? Yung Diyos ng kasamaan sa daigdig nito? Maliit na letra. Si Satanas ang tinutukoy nito. Gusto mo yung buhay niyo? There is pleasure of sin for a season. Pero tandaan po natin, may hanggalan ng lahat, mga kapatid. Sa isang iglap, pwedeng mawala ang lahat ng bagay. May enjoy mo yan pansamantala. You can travel everywhere, anywhere in this world if you want. Pwede mong puntahan yung mga magandang beach. And after that, what happened? Ito ba yung magbibigay sa'yo ng tunay na kagalakan? Tatlo-tatlo ang iyong property, pero walang tumitira, ikaw lang mag-isa. Pag nagkasakit ka, kukuha ka ng mag-aalaga sa iyo. Kasi yung mga mahal mo sa buhay, malalayo. Hindi kalooban ng Panginoon niya. Eh kahit ba naman bahay kubo, kung masaya naman kayong magkakasama, pare-pareho kayong nagpapasalamat sa Panginoon. Sa iyong hapagkainan, nakikita mo ang iyong mga anak. Ang iyong asawa ay nasa iyong harapan. Pare-pareho kayong naglilingkod sa Panginoon. Sumusunod sa katwiran ng Panginoon. May kapayapaan yun, kapatid. Choose life today. Come to Jesus today. Surrender your life. Repent of your sins. God is calling you today, my brothers and sisters. And if you are watching me tonight, ngayong araw na ito, tinakda ng Diyos ang araw na ito kasi mahal ka ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lagi natin ito narinig, ang mga ganitong mga mensahe. Maybe there is no another opportunity like this, mga kapatid. Do not miss this moment. Kung ikaw ay inihipon ng Panginoon, ng Espiritu ng Diyos, gumawa ka ng aksyon. Open your heart. Receive Christ sa iyong buhay. Iwan mo ang masasamang bagay na yon na nagiging dahilan kaya hindi mo maramdaman ang kapayapaan at hindi ka mabibigo sa pangako ng Diyos na sasamahan ka niya. Pigit mo ang iyong mga mata, taas mo ang iyong mga kamay at sabihin mo na nagmumula sa puso ang dalangin na ito, dalangin ng pagsisisi, dalangin ng pagsuko, dalangin ng pagtanggap sa Panginoon na siya na ang maghari sa iyong buhay. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, pinupuri kita at sinasamba kita. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Walang imposible sa inyo. Ang lahat ng bagay ay iyong magagawa. Sa oras na ito, Panginoon, pinagsisisihan ko. Hinihingi ko ng tawad ang lahat ng aking kasalanan. At pinaniniwalaan ko
ang iyong ginawa, Panginoong Hesus, sa atin sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay namatay at muling nabuhay. Sa oras na ito, Panginoon, maghari ka sa aking buhay. Ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas. Isinusuko ko na ang aking buhay. Banal na Espiritu, puspusin mo ako sa oras na ito. Marami pong salamat sa kapayapaan, kapanatagan, at sa buhay na walang hanggan. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, ipinanalangin mo ba yan na nagmumula sa puso? Kapag ipinanalangin mo yan na nagmumula sa puso, kahit gaano kahina at kaiksi ang panalangin na yon, narinig ng Diyos ang panalangin niyan. Alam mo, ako'y natutuwa sa dalangin na iyong ginawa, at yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang tanggapin mo si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ngunit higit na natutuwa sa iyong Diyos, kasama ng kanyang libu-libong mga anghel na nagkakasiyahan ngayon dahil sa iyong pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. Kaya upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, umpisan mo sa pagbabasa ng kanyang salita. Umpisan mo sa aklat ng John, ng 1. At patuloy ka na dumalo sa mga tulad nito na mga Bible study, live worship, mga live group, connection group. At kapag pwede nang mag-church, natapos na yung lockdown na ito, yung mga curfew na ito, make sure go to church. At ipamalita mo ang kabutihan ng Diyos at pagliligtas niya sa iyo. And your life will never be the same again. Muli po mga kapatid, ako po'y nagpapasalamat muli sa inyo pong pagsama. I love you and we're praying for you. Lord willing, we'll see you tomorrow sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. Umpisa na po natin sa chapter 6. At sumayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. God bless.